yeah, tama ako doon, ng asang Abyssal Arrow ang Changi, yung mabiburst at mabiburst din naman. And malaking tulong yung Dark Knight Falls dito para mabigyan ng space and mabigyan ng vision yung mga tropa niya. Pati ang gagawin lang dito, kahit wala tayong Lolita, ang magiging mission ng assassin is hulihin yung dalawang mages na yes, meron dito sa lineup ng Todak. Tama ka doon. And titignan natin dito kung sino nga bang pwedeng manalo sa pagkakataong ito, game number 3 nga ba to? I mean, aabot ba to ng game number 4 or tatapusin na dito ng RRQ ang para magdiretso na dito sila sa ating upper bracket. Parang rematch to, no? Sakali. Magiging rematch to, ladies and gentlemen, kung sakasakali man na RRQ ang tataas muli doon at haharap sa ating EVOS Legends. But again, yung Todak dito, alam natin, home court advantage, yung yes, puso nila dito, kailangan na nilang ibigay. Oo. Pero ang sinasabi nga natin dito is yung kalamangan dito ng RRQ. Yung pressure, yung pressure na ibigay nila dito sa players ng Todak. Kumbaga, okay lang na matalo kami. So, meron pa naman game number 4 and game number 5. Pero, mas okay. And, mas magiging maganda and makakapag-practice pa ang RRQ dito at mapag-aaralan yung galaw ng EVOS kung mati 3-0 nila agad ang larong to. Kasi itong RRQ kahapon is naging dominating against, naging dominating yung EVOS Legends against sa kanila. Yes. Having a 3-0, di man lang sila nakaisa. Masyadong mabilis yun. So, gutom sila sa pagkapanalo na, yes, pareho po silang taga-Indonesia. So, pag sila yung umakyat doon, eh, alam na natin na Indo. Galing sa Indo, yes, yung ating hinihintay na world's champion. Pero para sa akin, naniniwala pa din ako na kayang-kayang ibalik to ng Todak. Dito sa lineup nilang double mage, grabe. So magiging okay to sa Todak, pero titingnan natin, it's not about the hero pool. Ito yan eh. It's about the execution, the rotation na ipapakita ng RRQ dito. Kung sa early stage of the game is magiging aggressive ang RRQ, pwede silang manalo. Hmm. Having a Selena on their lineup, level 2 pa lang, talaga naman pagka tinamaan ka ng Abyssal Arrow, mababurst at mababurst ka dito. Yun yung maganda dito, having a Selena. Pero, ang magiging system pa dito, Kuya Herbs, ang ganda nung pasok na ibinigay ng support dito na ang mangyari kasi nag-double mage setup sila. Yes. Pero kung mapapansin nyo, kung bakit ganun, yung Changi natin, long range yan. Gusto mo ipa-free hit yan. Ngayon, ang counter nila doon is yung second skill ng ating Lilia, ito yung mga bomba niya dito. Hindi ka nga naman hindi ka mag-release, pumasok nang hindi mo mapapatay muna yung Lilia. Plus, yung tankiness ng isang Basha na makulit at saka yung Tamus, napaka-goods na goods yun. So I think may palag dito yung Todak kung gusto makipagsuntukan nung dalawang assassin ng ating RRQ. Pero feeling ko kaya sila pumili ng Hellcurt dito sa pagkakataong to is to burst down ang isang Changi. So once na nawala ang isang Changi, wala na magbibigay sa kanila magical damage. Oo, yun lang ang mahirap dito sa site. Pero sabihin nga natin dito, ang kalamangan nga ay nasa RRQ. Mabalikan nga ba tayo dito? Or this is a epic comeback coming from Todak. Ipakilala muna natin, ladies and gentlemen, this is a game 3 RRQ on the red side. Si Finn ang gagamit ng ating Umrasin for this Hellguard. Liam on Xbox. Tuturo para dito sa ating Ranger and Lemon for the mage na ating Selena. Eh, ito na nga, welcome back. Paring Lemon, pero Todak dito. X-Ray, gagamit ng Masha. Kung naman kay Changi. Back siya dito para kay Inoue. And Zico, for the Lilia and Nenas for the Tatakamus. Ito na nga ang bakbakan natin on the middle lane. Nakikita natin, ladies and gentlemen, ang pagbakbakan dito sa X-Ray against si Liam. Pero magmamabaaw muna dito yung ating Todak. Nako, nakita mo naman dito kahit tatlo yung buhay ng isang X-Ray dito. Inaapoy-apoyan lang, nababawasan agad ang isang linya sa kanyang buhay. Uy, pero Kuya Herb, dito sa may bandang top lane, nakakuha dito ng ating Todak yung buff. Ito yung sinasabi ko, kailangan maging aggressive ng mga teams. Kailangan talaga yan para at least makakuha sila ng position or makakuha sila ng objective dito, which is the top lane. Uy, eto ha, wala silang Kimi ha. Pero yung nakikita natin dito kayo, napakaganda dahil kinakapitalize talaga nila dito yung lineup nila dahil alam nila malakas dito sa early. So now, larakawan nila dito Lemon and Liam. Gumanti lang sila dito sa bottom lane. So right now, nagiging natin play safe yung both teams natin dito. Alam nila yung capacity ng Todak. Yung RRQ, alam nila na pwede silang i-comeback dito. So play safe muna tayo dito. Kaso, ito sabihin natin, tama ka naman sa sinabi mo, early stage of the game. Eh, teka lang, mamaya na natin ibalik yung target. Pero dito mukhang tatakbo, tatalo na nga lang. Eh, napatalo dito, pero nabigay na nga din dito. Patay! Ang first blood coming from Nenas, mga kaibigan. Medyo parang nakaisa dun ang ating Todak at yung momentum sila dito.
Starting conclusion soon. Nila yun para magdire-diretso. Having this Anilia dito sa anti-KG. Okay, balik tayo dun sa binigay ko sa inyong pag-uusap kanina. Sabihin na natin, kaya tama ka sa early stage of the game, may lamang na lamang talaga ang Todak. Pero pag tumating ng mid-game o late-game, walang marksman ang Todak dito. So ang maghahari dito for the middle or the late-game is Tuturo. At nakakuha na nga siya dito ng tower. Ito, kung mapapansin natin dito, Turtle 1 ay nasa side ng ating Todak at nakuha ito ni Sigo na meron naman burst damage na talaga dito yung ating Adelia. So mahihirapan lang dito yung ating RRQ dahil yung double assassin nila dito, ang hinahanap nila dito ay yung dalawang mage ng ating Todak. So nagiging risky dito, bumabalik na lang sila sa sistema. Oh, hindi natin kaya. So balik tayo dito, Helker trying to push on the top lane kasi na-push na naman nila dito yung bottom. Kuha na lang sila ng objectives dito. Kung mga Helker dito, ang gagawin niya is to have some vision para makita ang sampun dito at mabigyan ng silence for 1.5 seconds every time na mag-deflick siya or mapupuntahan niya dito ang isang moon and Changi. Pero nakita natin dito ang mga spell ng RRQ. Meron silang dalawang arrival na coming from export and Vitor. Ito na nga mga kaibigan, Iori mabibigyan na ang Darknet Moon na bigay ng ari dito. Pero kung makamatay, revitalize mo na ibigay doon para makapag-sustain ng buhay dito. Grabe naman, pero Moon nakakuha agad ng objectives pero walang tinamaan para sa Abyssal Arrow. Pero walang feeling ko sa ngayon, Abyssal Arrow ni Paring Lemon, wala pa masyadong tinatamaan since na dumating dito. Isipin mo, 3 minutes pero never pang nakatama ang Abyssal Arrow dito. Ang mangyayari kasi dito, pag nag-dire-diretso to sa side ng RRQ, mamaya hindi na matatakot sa Abyssal Arrow yung side ng Todak dito. Yes. Kasi hindi na mararamdaman yung damage dito ng Selena kung hindi siya mag-i-snowball sa ating early game. Pero dito na, mamaba-out mo na dito sa Helker dahil na andito na yung tatlong member dito ng Todak. Yan na nga yung sinasabi natin. Early stage of the game, kailangan kuwanin to ng Todak para kung sakasakali man, maglumamang sila dito. Bulaga! Ito nga, nakakita pa ng laban. Pero Dark Knight, magbigay na nga rin dito. Pero Shin, mukhang makakatakpa sa tatlong kalaban dito. Napansin mo doon, yung isa lang ang nakatakas, nahuli siya nung masya doon, and now muntik lang pa makuha ng Sigurd. Pero ito, dito, pero ito na nga mga kaibigan, Boy Bunker, the Lemon. Talaga namang auto lang doon sa turtle. Uy! At nakakuha pa ka ng objective, pero mamamatay agad sa kamay ng isang Lilia. Pero Vin, mukhang tatakbo laban sa apat na players dito ng Todak. Ito na nga ata ang comeback ng Todak, mga kaibigan. Ioni, pinasok. Masyadong malalim yan, masyadong maasim yan. Tuturo, bibigyan ka dito ng mga bala. Normalis. Pero ito na si Vin. Tamang punta lang doon. And the meteor shower coming from Changi. Pero export, may sagot pa rin pala. Last Insanity, wala ka ng black shoes. Eto na yung maganda na sinasabi. Dire-diretso yung Todak. Alam nila kung paano i-capitalize yung lineup nila. At talaga, hindi sila, hindi nila inahayaan na makagameron pa ng momentum dito. Ayan na nga, Nenas, binigyan pa ng revitalize dito kung wala nasal niya doon, mga kaibigan. Pero hindi nila napapansin na nagba-buy time lang yung mga kampi dito ng RRQ para makuha ng objective ang isang Helker sa top lane. Pero X-ray tamang Helker lang naman dito. Mamba out. Yan yung sinabi natin. Yung binibigay dito ng panggulo or yung oras na binibigay ng mga kapit dito ng RRQ is grabe. And Shin, free farm na naman. Ito yung tama ka doon, Kuya Herbs. Ang ginagawa dito ng RRQ, yung apat na membro o yung tatlo ay pinoforce na magkameron ng clash at akitin yung membro dito ng Todak habang nagbabay time na yung Helker. Pero ang sakit talaga ng damage dito ni Moon, hindi ka talaga pwedeng magpahuli dito sa double damage setup ng ating Todak. So X-ray dito, grabe naman talaga ang pinapakita dito ng Todak. Talaga namang gustong bumawi, pero Ioni having that back siya is commendable talaga. Lahat ng mapa dito iniikot. Pero titingnan natin kung hanggang saan nga ba. Pero eto na nga yung backup ng RRQ sa top lane. Nakakita dito ay stretchable sila. Bumatak. Ayaw na munang bumatak dito. So ang mangyayari dito sa side na ito, sila naman ngayon yung pupunta dahil alam nila yung threat Charlie ng isang Helcurt. Hindi nila pwedeng pabayaan na ganito yung ginagawa ng ating Sid for this Helcurt. Kasi ang mangyayari dito, yung pressure lane magmamaya, magagatihan na lang yung Masha at yung Helcurt. So sino yung maraming mapush? Uy, Dark Knight Moon binigay na nga dito, pero nakukuha ng Turtle. Ang isa pa rin top lane, binubugbog ang isang tapos, buhay pa rin sa ngayon hanggang ngayon. Naku po! Uy, buti na lang. Nakatakas pa doon si Nenas, pero kamunti-munti ka na doon, ladies and gentlemen. Now, having this Thai
dito sila sa ating gold. Kung mapapansin natin, nagiging play safe. 6 minutes on, ano talaga yung time natin dito. Pero, op, nag-blackshot na lang dito si Chico para lang makatakas dito sa ating si Liam at saka si Totoro. Tama ka naman dito, pero vitalize na. Ibigay na nga rin dito. Tamang rambay lang sila doon. Yung mga tumataas-taas na cross. Pero napatay dito ni Masha ang isang Hellcurt. So, Hellcurt ay kailangan na tumaba dito sa pagkakataong ito. Lemon, having a Selena on their lineup, nakikita natin na parang hindi nagiging effective sila. Hindi talaga. Oo, patuwan sila na pero yun. Pero ito, naisahan pa nga dito yung ating RRQ. Pero ito, nakipagbabita iyon, medyo delikado talaga dito, Liam. Pero ito na nga ang sagot, mga kaibigan. Ilaparing Todak dito, Siku, nagbibigay ng damage sa dalawang heroes dito ng RRQ. Blackshoes, binigay na nga rin. And mukhang aalis na lang ang isa. I-secure mo yung isa para matakas siya. Tama, pero ito makakatakas lang talaga dito. Umuwi na lang dito si paring Liam mo. Ang mangyayari kasi talaga dito, nakita na dito ang ginagawa ng Hellcurt. So, kinounter na to ng ating Masha and lang nagbigyan ng pressure doon kahit na makapagod dito. Shot to malalim! At bang! Napatay dito ang ating Tamos dito si Nenas. Pero ito ang kalbot ay mas masakit dito sa Todak, which is si X-Ray. At grabe naman talagang pumalag. Ibig sabihin, alam niya na nakaya na dito yung Hellcurt. Kayang-kaya niya na talaga dito yung Hellcurt sa pagkakataon to. Having a 2-0-1 on the score. And syempre, yung Demon Hunter Sword nakakuha na nga ni X-Ray dito. Pero grabe. Pero Kuya Herbs, kung mapapansin natin dito, may laban pa din talaga dito yung lineup ng Todak. Kasi alam ko nakakapatay dito yung Masha, pero yung mga simple lang mistake na dapat na pipitasan sila dito, which is si Nenas, kailangan hindi niya yung gawin ng dire-diretso. Kasi magkakameron ng perp na merong marksman dito si Tuturo. Kasi mamaya pagka nag-reject tayo dito, naku po, makakapag-online talaga ang Ranger. Pero ito sa ating bottom lane. Oh, ilalaban naman daw na Tyrant's Ring, Tyrant's Ring, binigay na nga rin dito. Pero ito na nga, Meteor Shower, sagot daw ni Moon. Ay maganda rin naman yung backup dito ng tropa. At dito nangyayari sa ating bottom lane, kung mapapansin nga natin, dito na lang pumunta si Sin at nakita nga naman to ni Siko. This is a 1v1 situation. Pwede to. Pero ito nag-blackshoes pa, pero hindi. Mas masakit! Iyay! Yung kalrot ni Sin, and now having this arrival para lang masecure, alam niya magpa-follow up yung ating Todak. Ito yung maganda dito sa RRQ. Having a Hellcurt on their hand para pumugak. Eh merong dalawang naka-arrival dito, which is Kufra and Export, if ever nakukulangin sa damage ang isang Hellcurt. Pero eto nga, X-Ray, lalaban naman daw, bibigyan naman daw ni Paring Lemo ng abisal! Bibigyan nga naman talaga dito ni Paring Demon. Demon yan on the mage and now nakipag 1v1 dito. Tamos versus Hellcurt. Oh, second skill dito mama. And now, mapa-out lang muna dito dahil nandiyan na si Iyong. Pero X-Borg nandiyan sa bottom lane. Gusto ata makapalag. Pero entro nga ang laban mga kaibigan. Assassin. Laban sa tank. Talaga man ang babraso. Pero yun, nakaiwas. Tyrant Fest! Late na nga dito. Pero eto na nga. Isa. Laban sa tatlo. Huwag katapos na muna. Ioni, do you love me? Are you riding? Ikot-ikot lang. Talaga namang. Napakalupit. Bang! Meron pa kang isa. Meron pang isang Jigito. Binigay na nga dito. Si Paling Siku. Tatakbo na lang sa kamay ng isang Kukra, mga kaibigan. Pero natamakan natin ang abis sa laro. Hindi yung nag-iabi sa laro. Ayaw man na mag-is. Oy! Nako! Napunta sa blackout! Mga kaibigan, eto na yung backup ni Paring Moon. Pero pin mo ka baka mamatay! Adami! Ito na ang sinasabi natin. Huwag na huwag niyong papakita na magkamero pa ng potential comeback yung ating RRQ. Nauwi na! Ito yung sinasabi natin, ladies and gentlemen. Kung mapapansin nyo dito, lamang talaga yung Todak kanina. Having the push ng Masha doon sa may bandang top lane. Tapos na yun sila na andun din sa middle sa bottom lane. Pero ang nangyayari kasi dito, laging nagkakamero ng clash dito against kay Sid. Diba? Ito nga ang tabang panili, mga kaibigan. Sino ba nakakuha? Sangi! Nakakuha dito! Apat! Laban sa isa. Liam, mukhang tatakbo na lang kahit may pakpak ka. Puputulang ka niyan. Ako, taga-putol lang pakpak po, mga kaibigan. Pero ito ang sagot ng RRQ. Lalaban naman daw. Bigyan ng revitalize dito. Maraming bakal bote doon. Kuhanin niyan. Ayaw, hindi mo na kina. Ang maganda lang dito, ladies and gentlemen, si Moon ay sinecure niya lang na nagkakamero tayo ng clash doon. Pero yung third one kailangan mapunta sa atin para yung momentum sa Todak is magiging dire-diretso. Nakita mo naman yung item dito ng isang Masha. So at 3 yung core item na rin. And the more on attack speed, the movement speed ng meron dito ang Masha. So kahit saan pumuntang lane, goods na goods na rin naman. And ang isang Changi dito with the 3 core items din. Pwede na sila pumalag dito. So ang mangyayari dito, ika-counter lang talaga dito na magbigay ng pressure yung Hellcurt sa isang lane. Kahit ilang lane. Kasi hindi naman nila mapupush ata. Dahil dalawang tori pa yung nasa middle lane dito. Pero sa kabayan ata.
sasabayan ata yung Lord One ng tatlong miyembro dito ng Todak. Oo. So, ang mangyayari dito, 4v1 na naman, ay 4v4 na naman. And kailangan lang naman na masecure o mabasag agad to. Tama naman dito ang ginawa. Oh, arrival. And successful. Ito na yeah. Arrival ni Maring Liam. Huwag masyadong masing. Goods oh. Lang. Oh, pero ito, natatakot talaga dito. Sino ang mas malaki? Akalmot! Pero ang sagot, mga kaibigan! Yatapi Bolan! Sino mga kapanili sa laro? Patay! Yatapi! Ito! Ito yung sinasabi ni Kuya Herbs kanina na maganda na magkameron ng dalawang arrival. Ayun eh. Yung ating RRQ dito. Yung backup dito ng RRQ para sa mga kakampi niya. Oh, ito talaga namang napakaganda pero last instant, binigay na nga rin dito mo kamay na isan niya pa. Oh, okay. Ah, ito naman, ang Detsunata, binigay na nga dito pero Lemon binabakbak dito ni Paring Tamo sa laban naman daw. Kung pagbibigyan, si pero Helgert wala pa rin dito. Lemon, mukhang mamamatay sa kamay ng dalawang players dito. Nakapunta! Pero tuturo, hindi matapos ang laban. Pupush dito ang isang Helgert sa bottom lane pero apat ang nasa top lane. Paano mangyayari mga kaibigan? Pinakita na direct yung mapa dito. Para di, ay naku po, tingnan natin pag didire-diretso to. Masakit to sa ulo. Oh, pero ito, uuwi na lang yung Helgert. Kumbaga yung trabaho, pressure na naibigay niya doon sa may bottom lane sa pat na yun. Uuwi na lang. And now, just to fight time na dito, makahinga man lang yung ating apat na member dito ng RRQ. Maganda least, yung ginawa ni Sin. At least nakawala sila sa ano sa pressure. Pati dalawa yung nagde-dev talagang hindi ipinasok doon ng Todak kasi alam nila yung threat na ginagawa doon ng Helgert. Yes. Pero guys, ladies and gentlemen, ito lang yung ano pagbabalik ng counter. Ito nga yung sinasabi kasi, maganda kasi counter sa ginagawang side push ng isang Masha, yung arrival. Dahil madali kang makakapunta doon just in case na magkakameron doon ng team fight. Tama ka naman doon ng sobra-sobra pa sa very, very light. Pero ito naman. Na si parang Yoni natin, do you love me? Tamang talon, tamang talbog, piling trumpo ang isang baksa dito sa larong ito. Naku po, marksman, mukhang pwede na. Pwede na mag-online dito. Online na dito si Tuturo at tuturuan talaga dito ang ating Todak na mag-marksman. Ito ay delikado sa side ng ating Todak. Ay! Wala silang marksman pero dumuguhin. Oh my G! Mga kaibigang Beziwap, yung tablet! Lalaban naman daw, binigyan dito, pero arrival. Yun nga, arrival lang tropa! Lalaban pero, yet happy baller sa mga tropa nating RRQ si dito! Pinapunta sa mga tropa niya, tinamahan dito ng abis sa laro, mag-post ka muna dyan! Dyan sa YouTube, mga kaibigan, eto nga, pwede ka na rin mag-vlog kung gugustuhin mo. Pero Liam, mukhang mamamatay dito sa pagkakataon si nito, nasasaktan, nasi sa... What a crossover! Psycho! What a crossover! Kuros over si Liam dito, napakaganda. What a crossover kay paring Liam dito, Lemon. Mukhang hindi nagiging maganda sa kanila. Ang abisa lalo! Oh, tinamaan dito! Lako, ayun sakit! Uy, parang gumuguhit naman talaga dito si Lemon. At isa pa nga daw. Yeah, ay! Tinamaan, tinamaan si Baxia! At abos na muna! Yeah! Uli ka balbon! Napang sakit naman talaga ng mga Dragon Balls na binibigay dyan. Bang! Nature shower, nabigyan din naman. Pero Lia, may pakpak pa rin dyan. Dutro, pre-hit lang sa bandang gilid. Pero X-ray, eto nga, tamang suntungan lang. Bang! Lalaban dito kay... Ay, naku po! Karto sa ilan, bigay na nga dito. Shin, pero si Hatter! Nasa gilid! Bye-bye! Naku po! Eto na nga, ang laban na sinasabi natin. Lalaban naman daw si Maring Jin sa dalawa. Pero mapuntok po yung damage! Hindi sapat. Hindi sapat yung damage at kalmot ni Sin dito dahil si Moon ay online na din. Yata, pinagalit na si Goku Por, mga kaibigan, laban kay Bash Stampede. Hindi tuturo daw. Na lang. Tuturo. Goku Por versus Bash Stampede. Kaya ba ituturo to? Hindi na natin dito. Toda! Kaya na! Kaya pa! Let's go! Hey! Bako! Team Malaysia, hindi binigyan ng sweep ang ating RRQ. Buhay pa. Having this 2-1 standing. Grabe naman. Ako, ano sa tingin mo?